Ayon din sa'yo, ang ibig sa akin. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, sabay-sabay po natin aminin ang ating mga kasalanan upang tayo may karapat-dapat sa banal na pagdiriwang. Lahat po, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong kami maging handa para sa Pasko ng pagkabuhay ng iyong anak, upang ang aming inakong kusang pagtitiis ay magbunga ng wagas na pagmamalasakit sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Sinasabi ng Panginoon, kung ang isang taong masama ay tumalikod sa kanyang kasamaan, sumunod sa aking mga tuntunin at gumawa ng mabuti, siya ay mabubuhay. Kakalimutan na ang lahat ng nagawa niyang kasalanan at mabubuhay siya dahil sa kabutihang ginawa niya sa bandang huli. Hindi ko ikinasisiya ang kamatayan na masama, sabi pa ng Panginoon. Ang ibig ko nga, siya'y magsisi at magbagong buhay. Ngunit kung ang isang taong matuwid ay magpakasama at gumawa ng kasuklam-suklam na gawain, hindi siya mabubuhay. Mamamatay siya dahil sa kanyang pagtataksil at sa kasalanang nagawa. Mawawala ng kabuluhan ang lahat ng kabutihang ginawa niya noong una. Marahil ay sasabihin ninyong hindi tama itong ginagawa ko. Makinig kayo, mga Israelita. Matuwid ang aking tuntunin. Ang pamantayan ninyo ang baluktot. Kapag ang isang taong matuwid ay nagpakasama, mamamatay siya dahil sa kasamaang ginawa niya. At ang masamang nagpakabuti at gumawa ng mga bagay na matuwid ay mabubuhay. Dahil sa pagtalikod sa nagawa niyang kasamaan noong una, mabubuhay siya, hindi mamamatay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hiling namin iyong limutin tanang kasalanan namin. Hiling namin iyong limutin tanang kasalanan namin. Sa gitna ng paghihirap,
tinawag ko'y Panginoon. Panginoon, ako'y dinggin pagka ako'y tumataghoy. Dinggin mo ang pagtawag ko't paghingi ng iyong tulong. Hiling namin iyong limutin tanang kasalanan namin. Kung ikaw ay may talaan nitong aming kasalanan, lahat kami ay tatanggap ng hatol mong nakalaan. Ngunit iyong pinatawad, kasalanan ay nilimot. Pinatawad mo nga kami upang sa iyo ay matakot. Hiling namin iyong limutin tanang kasalanan namin. Sabi ka kong naghihintay sa tulong mo, Panginoon. Pagkat ako'y may tiwala sa pangako mong pagtulong, yaring aking pananabik, Panginoon, ay higit pa sa sirinong naghihintay ng pagsapit ng umaga. Hiling namin iyong limutin tanang kasalanan namin. Magtiwala ka, Israel. Magtiwala sa iyong Diyos. Matatag at di kukupas ang pag-ibig niyang dulot. Lagi siyang nahandang sa sino man ay tumubos. Ililigtas ang Israel yaong kanyang mga hirang. Ililigtas niya sila sa kanilang kasalanan. Hiling namin iyong limutin tanang kasalanan namin. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga iskriba at mga pariseyo, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng Diyos. Narinig ninyo na noong una'y inuutos sa mga tao, huwag kang papatay. Ang sinumang makamatay ay mananagot sa hukuman. Ngunit ngayon, sinasabi ko sa inyo, ang mapuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Ang humamak sa kanyang kapatid ay mananagot sa sanidrin. At sino mang magsabi sa kanyang kapatid, ulol ka, ay mapapasaapoy ng impyerno. Kaya't kung naghahandog ka sa Diyos at maalala mo na may sama ng loob sa iyo ang kapatid mo, iwan mo muna ang iyong handog sa harap ng dambana at makipagkasundo ka sa kanya. Saka ka magbalik
at manandog sa Diyos. Kung may magsakda laban sa iyo sa hukmanan, makipag-ayos ka sa Kanya habang may panahon, bago Kanya iharap sa hukom. At kung hindi, ibibigay Kanya sa hukom, na magbibigay naman sa iyo ng tanod, at ikaw ay mabibilanggo. Sinasabi ko sa iyo, hindi ka makalalabas doon hanggat hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihang kusing. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyo lahat. Batiin po natin ang isa't isa ng napakagandang umaga. Magandang umaga. Binabati po rin natin yung ating mga kapatid at mga kadiboto na nakikipagdiwang po ng banal na misa sa mamagitan po ng social media platforms. Magandang umaga po sa inyong lahat. Mga kapatid, natitipon po ulit tayo ngayong araw ng Biyernes upang magbigay pasasalamat, parangal at papuri sa ating Poong Jesus Nazareno. Amen! Tuwing titingnan po natin ang imahe ng Poong Jesus Nazareno, hindi pwedeng hindi po natin mapansin ang kanyang tangang krus. O kaya, hindi po kompleto ang imahin ng Poong Jesus Nazareno kung wala ang kanyang tangang at pasan na krus. Ang krus po na iyan, na tangan ng Poong Jesus Nazareno, ay ang tanda ng kanyang mapagligtas na pagmamahal sa bawat isa sa atin. Mapagligtas na pagmamahal. At ang kanyang pagliligtas na iyan sa bawat isa sa atin, mga kapatid, ay atin pong naambit noong tayo'y binyagan. Kaya nga po, yan ang sinasabi ni San Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Roma. Noong tayo'y binyagan, tayo nilibing kasama ni Kristo upang kasama rin niya sa kanyang muling pagkabuhay, tayo makabangon at makapagbagong buhay. Kaya kinamtan natin yung sa krus na mapagligtas na pagmamahal, nakamtan po natin sa binyag. At ang kahulugan ng krus na iyan at ang kahalagahan na iyan ay dapat ay nasa ating buhay, hindi po hiwalay. Ang ating kinamtang kaligtasan sa binyag ay hindi po hiwalay sa ating aktual na buhay, mga kapatid. Kaya bilang mga tagasunod ni Kristo, mga deboto ng Poong Jesus Nazareno, sa ating buhay dapat andiyan, isinasabuhay ang dalawang aspeto ng krus. Ano pong dalawang aspeto ng krus? Bilang sinagip, dapat tayo ay namumuhay ayon sa anyo ng krus na may dalawang bahagi, dalawang aspeto. Ang patayo na bahagi o aspeto ng krus at ang pahalang na aspeto. Ang patayong aspeto ng krus ay kumakatawan po sa ating ugnayan sa Diyos. At ang pahalang na bahagi ng krus naman ay kumakatawan po sa ating ugnayan sa kapwa-tao. Hindi po magkahiwalay sa katulad ng ang dalawang bahagi ng krus ay hindi pwedeng magkahiwalay upang ito'y manatiling krus. Ang atin naman pong buhay, ugnayan sa Diyos, buhay, ugnayan sa isa't isa, ay hindi po yan pwedeng magkahiwalay, mga kapatid. At ito po yung tinutumbok ng ating banal na ebanghelyo ngayong araw. Sa pasimula pa lamang po, sabi ng ating Poong Jesus Nazareno sa ating ebanghelyo, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga eskriba at mga pariseyo,
hindi kayo makapapasok sa kariyan ng langit. Ano po ang kanilang pagsunod? Mga kapatid, sa Ebanghelyo po ni Mateo at Juan, ilang beses pong binabalik-balikan ng Panginoon ang kung paano po nakikipag-ugnayan ang mga Pariseo at mga eskriba sa Diyos. At ang sabi ng Panginoon, sa aba ninyo, mga eskriba at mga Pariseo, mapagpaimbabaw, mapagkunwari, mapagbalat kayo. Bakit po? Kasi po, ginagawa po nila, lahat ng kanilang ginagawa ay pakitang tao lamang para pagpurihan sila ng mga tao at pagpugayan. Kaya hindi makapapasok sa kariyan ng langit. Naturingan po silang mga lingkod ng Diyos nung panahon ni Jesus, subalit dinaraya nila ang mga mahihirap at ang mga balo. Nagdarasal, nag-aayuno, at nagbibigay ikapo na puro man lang pampakitang tao, kaya hindi makapapasok. Sabi ng pong Jesus na sereno sa ating Ebanghelyo, kung ganun lamang ang ating pagkikipag-ugnayan sa Diyos, ay hindi po tayo makapapasok sa kariyan ng langit. Ngayon, upang hindi po tayo matulad sa mga Pariseo at mga eskriba, dapat po lahat ng ating ginagawa sa ating buhay, pagdarasal, pagsisimba, pag-aalay sa Panginoon, ay dapat nagmumula, sumasaliw sa ating puso, mga kapatid. Nagsisimula sa puso. Dapat andoon yung pagiging sincero, ano po, dibdiban talaga. Hindi sa upang magpabilib lamang sa iba. Tunay nga po mga kapatid, ano po, dapat, ayan, paano nga ba tayo ngayon nagsisimba? Tayo ba'y nakatayo dyan o nakaupo? Ay talaga nga bang taos puso ang ating pagsisimba? O kaya naman nagpunta ka lang dito kasi may bibilhin ka, nakita mo, ay magsisimba na lang ako. Ayan. O kaya kahit po ay iba sa atin nagluluhod, dito po ano po, naglalakad paluhod. Mga kapatid, kahit po nating araw-arawin na paglalakad ng paluhod, paroon pa rito sa altar, kung ito'y ginagawa natin hindi taos puso, mapupudpud lamang po ang ating mga tuhod, kakapal po ang kalyo sa ating mga tuhod, hindi rin po yan makapagdadala sa atin sa kariyan ng Diyos hanggat hindi natin ginagawa ng taos puso. Kaya nga po, mga kapatid, upang ito'y magkaroon ng silbi, ano po, dapat ang ginagawa natin ay walang iba, kundi upang lumago ang ating pananampalataya sa Diyos, mapalapit tayo sa Diyos. Kaya magsisimba, magdarasal, nag-aayuno, naglilimos, lahat na yan na ginagawa po natin ay dapat ang ating pakay, ang ating pakay o intensyon ay ang lumago sa pananampalataya, mapalapit sa Diyos ang ating mga puso at ang ating diwa. Yan po ang sanhi ng tunay na kaligtasan. Taos pusong pagpapalago ng ugnayan sa Diyos, pananampalataya sa Diyos. Subalit, kulang pa po, ano po, yan lamang po ang patayong bahagi ng krus, ang pagdarasal, pag-aayuno, pagsisimba, kahit dibdiban po ito, ay wala pa rin saysay. Hindi pa rin tunay hanggat hindi ito nauuwi, mga kapatid, sa tunay na pagkikipagkapwa-tao. Ayan. Kaya hindi po hiwalay ang ugnayan sa Diyos, ang patayong aspeto ng krus at ang ating ugnayan sa kapwa-tao. Ang iba, meron po akong kilala. Deboto rin po. Edukado rin po. Sa katunayan ay
mataas ang tungkulin sa kanyang pinagtatrabahuan. Ano po? Pero Diyos ko po, kung ituring ang kanyang mga katulong, mas masahol pa sa alila, hindi pinakakain ng husto, hindi pinasasahod ng husto, pero deboto. Yan ang tinatawag ng Panginoon. Kung ang pananampalataya ay hindi lalampas sa pananampalataya ng mga Pariseo, hindi po yan makapagliligtas. Kaya po mga kapatid, itong ating pagkatapos ating magdasal, sumimba, magnobina, lahat ng itong pagpapalago ng pananampalataya sa Diyos, dapat mauwi, makikita at mapapatunayan sa ating tunay na pag-aaruga, pagmamalasakit sa ating kapwa-tao. Kapwa, ano po? Hindi dito pinag-uusapan kung ikaw ba'y amo at ang kapwa mo ay iyong katulong. Basta tunay na pagkikipagkapwa, mga kapatid. Kaya nga, sa bandang gitna ng ating ebanghelyo, sabi ng Panginoon, kung naghahandog ka sa Diyos at maalaala mo na may sama ka ng loob sa iyong kapatid, iwan mo muna ang iyong handog sa harap ng dambana, makipagkasundo ka muna, at saka bumalik ka at maghandog. O ngayon, di ba? Tunay nga, hindi mo po pwedeng takpan ang iyong hindi magandang ginagawa sa kapwa mo ng iyong pag-donate lamang, pag-aalay-alay lamang. Ano po? Marami tayong mga ganyan. Ano po? Mag-donate, nung magkano, pagkatapos naman pala, minsan nga ito'y galing pa sa hindi magandang gawain. Ano po? Para lang, Father, para po mabawasan ang aking kasalanan. Hindi po ito pagbabawas ng kasalanan, kundi anuman ang ating inialay sa Panginoon, ayan, dapat konektado sa ating tunay na pagkikipagkapwa-tao. Kaya ngayon, bago po tayo dumako sa pag-aalay, mamaya pag nag-alay, bubuksan ang mga wallet, maghahanap ng kung magkano ibibigay, ilalagay sa collection. Bago mo gawin yan, kapatid, sabay-sabay nating isipin muna ang mga taong ating nasaktan, mga taong ating naonse, mga taong ating dinaya, mga taong ating pinagsinungalingan, lahat, ano po? Siguraduhin natin na tayo po'y o kaya kahit mga taong nakasakit sa atin, siguraduhin natin planchado muna ang ating ugnayan sa kapwa-tao. At kung sakaling may kusot ang ating ugnayan, meron po tayong mga kapatid na kaparian, andyan po ng Papa Kumpisal, yan pong gamit yan. Sa Quiapo Church ay 6 ng umaga hanggang 6 ng gabi may pangungumpisal upang ang ating pong mga ginagawang pagdarasal, pagpapakabuti, pagnonobinaryo, pagsisimba, lahat ng ito ano po ay mauuwi sa ating tunay na pag-ipagkasundo, malagong ugnayan sa kapwa upang anumang ating handog at alay. Kapatid, hindi yan nasa halaga. Hindi yan nasa laki o liit ng ating pong handog. Kundi ito'y nasa puso. Maliit man yan o malaki ang tanong, galing sa ang puso yan nagmumula. Yan ba'y galing sa isang pusong maganda o ugnayan sa kapwa? Yan ba'y galing sa puso ng taong sinsero ang at malagong pananampalataya? Kahit kusing lang yan ibinigay mo, kalugod-lugod yan sa mata ng Diyos. O kahit ba naman milyones ang i-donate mo at ialay mo, kung ito'y hindi nagmumula sa iyong puso,
bilang pagpaparangal sa Diyos at pagpapaangat, pagpapabago ng buhay ng kapwa. Kapatid, babalik tayo sa unang sinabi ng ating Poong Hesus Nazareno sa ating Ebanghelyo. Kung ang inyong ugnayan sa Diyos ay hindi lalampas sa mga pareseyong mapagbalat kayo at mapagkunwari, hindi kayo makapapasok sa kaharian ng langit. Kaya muli po nating simulan, mga kapatid, ang ating paglalakbay patungo sa tunay na pagkipagkasundo sa Diyos at tunay na pagmamalasakit sa kapwa-tao. At sa gayon, sa ating buhay, natutupad ang dalawang aspeto ng krus. Ang patayong aspeto, malagong buhay pananampalataya na nakikita at isinasabuhay sa tunay at magandang ugnayan sa kapwa. Ito ang krus sa buhay ng bawat Kristiyano, bawat deboto ng Poong Hesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Mga kapatid, labis ang pagkabigo at pagkamuhing na mamagitan sa mga tao, labis na nagtatalo-talo at pag-aaway, hilingin natin sa Diyos na pagkalooban tayo ng kapangyarihan na maging tagapaghilom. Ang ating pong tugon, Ama, biyayaan mo kami ng kapayapaan. Ama, biyayaan mo kami ng kapayapaan. Ang simbahan naway maging kasangkapan ng pagkakasundo, pagpapatawad, pagpapagaling, at pagkakaisa ng mga tao at bansang nakikipagdigmaan. Manalangin tayo. Ama, biyayaan mo kami ng kapayapaan. Ang mga pinuno ng pamahalaan naway magpasimula ng mga proyektong magtataguyod ng katarungan, kapayapaan at pagkakaisa sa mga tao. Manalangin tayo. Ama, biyayaan mo kami ng kapayapaan. Atin nawang iwasan ang paghihiganti, karahasan at pag-aaway na bunga ng hidwaan, ideolohiya o pananampalataya. Manalangin tayo. Ama, biyayaan mo kami ng kapayapaan. Tayong lahat naway matutong magpatawad mula sa puso. Manalangin tayo. Ama, biyayaan mo kami ng kapayapaan. Diyos naming Ama, tulungan mo kaming makita ang bawat isa ayon sa iyong paningin upang tanggapin at itaguyod namin ang isa't isa alang-alang sa iyo sa mamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan.
Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay na liloob mong magdulot ng iyong pakikipagtipan upang ito ay aming mapakinabangan bilang tagapagbigay ng iyong paglingap at pagmamahal sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Sa pagbabakasakali mong kami bubuti, isinugo mo si Hesukristo upang pangunahan kami. Bilang pagsunod sa iyong atas na bigay, ipinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban na ang mga api at dukha ay kanyang damayan. Ngayon ay iyong inihahandog ang pagkakataong aming maisaloob, ang kanyang ganap at gusang paglilingkod upang sa iyo ay lagi kaming makasunod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob nito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo to sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nabibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo
ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay nang may pag-asa sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Berheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuray sa iyo, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nagagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para lang sa lagi. Diyan mo kami ngayon aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Ama, hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo.
Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumaiin niyong lahat. At sumaiin. Magbahagi na tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, narito si Kristo ang Kordero ng Diyos na nag-aalis at nagpapatawad ng ating mga kasalanan at ng kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayo na anyayahan sa banal na piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa tayo ng katawan at dugo ni Kristo alang-alang sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Oh, boy.
announcement. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na po ang ating mga ministry, mandated organization, HDN at iba pang grupo o samahan ng ating simbahan. Sa ating ikatatlong Lenten Recollection, sa darating na February 27, 2024, Martes, sa ganap na ikapito ng gabi, dito po sa ating simbahan, ang ating pong tagapagsalita sa araw na ito ay si Reverend Father Dave Concepcion, Mission Station Priest, Santo Niño de Paz Chapel, Greenbelt, Makati City, na may temang Poong Jesus Nazareno sa Mukha ng Kapwa, Series 3, Nangungulila. Ang Nazarene School po, ang Nazarene Catholic School, ang paaralan po ng Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno ay tumatanggap na ng mga mag-aaral mula sa preschool hanggang senior high school para sa school year 2024-2025. Sa mga mag-aaral na papasok para sa grade 1 at grade 7, ang paaralan po ay magbibigay ng libreng mga libro sa darating na pasukan para sa taong 2024-2025. Mayroon din pong academic discount sa mga mag-aaral na kabilang sa top 10 na papasok ng grade 1 at grade 7. Mayroon din pong matatanggap na 13,000 ECS subsidy ang mga grade 7 na patuloy na matatanggap hanggang sa sila ay makarating ng grade 10. Bukod pa po dito, ang lahat ng mga mag-aaral na papasok bilang grade 11 mula sa public school ay maaari pong mag-enroll ng libre at wala nang babayaran hanggang sa siya ay matapos ng senior high school. Para sa karagdagang impormasyon, maaari kayo mag-message sa The Nazarene Catholic Schools Facebook page. Para sa iba pang mga tulong, pang-edukasyon pinansyal, diskwento at mga scholarship, maaari ninyong tawagan ang mga sumusunod na numero. 8733-9929, 8244-5609, 80966-211-2152. Inihahandog po ng simbahan ng Quiapo ang Nazarene Medallion. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos. Pabibili pa rin po ang ating opisyal na imahe ng Jesus Nazareno. Ang large size ay nagkakahalaga ng 2,500 pesos. Ang medium size ay 1,000 pesos. At ang small size ay 600 pesos. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Paris Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pag-aayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Ang oras ng Finance Office ay ang mga sumusunod. Kapag Lunes hanggang Huwebes at Sabado, 8 a.m. to 5 p.m. Kapag Biyernes at Linggo, 7 a.m. to 6:45 p.m. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang banal na paikinabang namin ngayon ay magdulot nawa ng kagalingan sa aming nauukol at pagkadalisay ng aming makasalanang kahapon. Kami naway laging makasalo mo sa habang panahon sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon.
at sumaiyo rin. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang mali na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dala nilang mga imahen at dasalan sa mamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila ang pangako nila noon sa binyag na ika'y kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, ang krus na tangan ng Poong Jesus Nazareno ay paanyaya at hamon para po sa ating lahat na palaguin ang ating pananampalataya at ugnayan sa Kanya ng taos puso. At ang pananampalataya at ugnayan sa Kanya ay patutunayan sa busilak na pag-ipagkapwa tao. Ang aking pong mga kapatid na kaparian ay sasabay po sa akin sa pagbibigay po sa inyo ng pagbabasbas. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos ng Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo taglayin ang mapagligtas na pagmamahal ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.